in the business circle. Alright? Ito po ang tawag sa kanya. Na, pakinggan nyo, no? Ang tawag sa kanya po, the master salespreneur. Grabe, no? Master salespreneur. Sir Gabriel Billy Dominguez. Palakpakan nyo naman, Sir Billy. Welcome to Success Community TV. Thank you, Coach John Calub, for that wonderful introduction and very exciting start of your session. Napakakahawa naman talaga yung energy yes. dito sa Success Community. Maraming salamat. It's quite a pleasure to be with you today, no? Especially with the invitation of my friends. No? Of course, Coach John Calub, mamaya kukwento ko na yes, tama, produkto po ako ng John Calub because no, magsimula ang kumpanya ko na ito, ng Green Circle Realty. Si Sir John Calub talaga yung nagsimula. Nag-attend ako. I can remember, kung nakikinig ngayon si John, batch 2 ako ng Money Magnet Seminar. Alam ko, marami ang nandito ngayon. Isa ang common denominator natin. Nangangarap po tayo na balang araw, tayo umasenso, or kung tayo asensado naman, siyempre gusto natin patuloy na ating pag-asenso. So ako po ay isang probinsyano. Ako po ay pinanganak, no, sa lalawigan ng Tarlac. More specifically po, ako'y taga-Kapas. So kami po ay isang ordinaryong pamilya doon kung saan po ang aking tatay ay isang worker sa American base, no, yung Camp O'Donnell, habang ang aking nanay naman po ay isang tindera, storekeeper sa Kapas Public Market. So ako po ay produkto ng public school. Dumaan po ako sa Kapas East Central School. Tapos ang aking high school ay siyempre sa Tarlac High School dahil during that time, yun po yung mas practical, no? Yung pumunta sa public school at mabuti naman, maganda rin po naging naman ang karanasan namin sa public school dahil marami rin tayong natutunan. At kaya nung ako'y mag-college, nakarating naman po ako sa Maynila. First time akong tumuntong ng Maynila noong 1977 dahil ako po ay nag-aral na ng kolehiyo at napili ko po ang Universidad ng Santo Tomas, ang UST, kung saan po ako'y nagkumuha ng kursong Communication Arts or AB Communication Arts. Of course, nahirapan po ako sa Maynila dahil ako'y probinsyano, pero dahil sa pagsisikap, ako naman ay nakagraduate. Hindi naman ako honor student, pero pasado naman po ako lahat doon sa aking subject. Kaya ako po ay masayang gumraduate sa UST ng AB Communication Arts. At during that time, siyempre pagkatapos ng pag-aaral, diba, isa naman ang pinupuntahan natin. Kasi ang tinuro sa atin sa eskwelahan, pagkatapos nito, ay maganap ka ng trabaho mo para magamit mo yung pinag-aralan mo. At papalad naman po ako, I was able to land on a government job. At alam niyo ba kung ano yung government agency na yon? Na ngayon, isa na sa pinakamalaking financial institutions in the country. At ito nga po yung kung tawagin ay Home Development Mutual Fund or mas kakilala sa pangalang Pag-ibig Fund. So as a fresh graduate, I was one of the pioneer employees of Pag-ibig Fund na during that time ay isang maliit na kumpanya pa lang dahil nagsisimula pa lang siya. So, masaya po ang naging buhay namin doon because kami ang nagbenta ng konsepto ng pag-ibig na ito po ay isang savings program na ang layunin naman niya talaga is to help Filipino workers, the ordinary Filipino workers, to develop a savings account for themselves through a government system. At ang maganda doon ko rin natutunan na yung savings nilang yon, pwede nilang gamitin din para sa pagkakaroon ng bahay. So doon na-develop sa akin yung pagtulong sa kapwa and at the same time, yung pagkakaroon ng pagbibigay ng halaga sa pagkakaroon ng sariling bahay, which are very important motivation for me to help people and to help people own a home. At the same time, para lahat ng tao merong maalwan na buhay, kaya dapat matutong mag-save kasi 93% daw of the Filipino people are not savers kasi mahilig tayong gumastos. So, masaya na po ako dun sa trabaho ko doon kasi I was doing service and I was getting a lot of training dahil ako'y fresh graduate. Nagsimula po ako sa isang casual employee dahil during that time, pag nasa gobyerno, kailangan kayong magkaroon ng civil service
eligibility. Of course, I took the civil service exam, pumasa naman ako, kaya naging regular employee na ako. So from casual employee, then naging regular employee ako. Kaya nagustuhan ko yung trabaho ko doon. Doon na-develop sa akin yung when you are given the chance, be the best. Kasi dami namin doon. Doon unang na-develop sa akin yung when you are given the opportunity, do your best to shine and do your best to be excellent. So mula noon na-develop yung habit na yon. Kaya ang nangyari, pag ito ang position ko, ginagawa ko na yung next level na position. Ina-advance ko lagi. So no wonder, in Pag-ibig, I was promoted every promotion time. I was getting the promotion. So from casual employee, I became the manager of that department called Public Affairs Department. So, natutunan ko doon, magtiyaga ka, magsipag ka, and do excellent work. Manonotice ka. Pagdating ng promotion time, hindi pwedeng hindi ka ma-promote kasi very glaring yung excellent performance na dinideliver mo. So, ang lesson natin doon, kahit pinakamababa ang papasukan mo, you can be the head in the future if you will just do your best and excel. Wala sa liit, wala sa baba ng level, nasa excellence na ilalagay ninyo, and you can become very successful at the right time. So okay na ako doon. Willing na akong mag-retire doon kasi naging manager na ako. Maganda naman yung mission ng Pag-ibig. It's really helping people to save, and at the same time, it's helping people to own a home. Gumanda naman yung sweldo dahil naging government financial institutions. I was ready to retire in that company. Except that, of course, when I got married, nung magkaroon na ako ng pamilya, siyempre parang nagkaroon tayo ng goal na sana kumita pa tayo ng malaki. Eh sabi nila noon, ang way lang na kumita ako ng malaki from employment, eh magnegosyo ako. Parang ang hirap magnegosyo. Kasi pag nagnegosyo ka, ang concern mo talaga dyan, yan, sa mga gusto magnegosyo dito, alam ko po, ang unang talaga nga dyan, anong ninegosyohin natin na siguradong papatok? Kasi ang daming negosyong nababankrupt din. Asan ang kapital? Eh ako, government employee lang, tamang-tama lang naman yung sweldo ko dun sa gastusin ko. So wala talaga akong naipon na malaki para mag-open ng malaking negosyo. Sabi ng iba, pwede ka naman mag-loan, pwede ka mangutang sa kamag-anak. Eh ang problema nga, yung risk naman. Eh wala naman akong experience sa negosyo. Kung magninegosyo ako, mangungutang ako, tapos nabankrupt ako, edi nalugi pa ako. Edi magstay na lang ako as empleyado. Hanggang sa dumating yung isang pagkakataon na naka-attend ako ng isang seminar naman na binuksan sa akin yung pag meron kang pangarap, huwag mong tatanggalin. Inurture mo at talagang ituloy-tuloy mo na gustuhin yan hanggang sa mangyayari siya. Pero siyempre, pagandaan mo ng maigi. So, dumating yung point, nakita ko yung sinasabi ng marami kong kaibigan, ba't hindi ka nalang mag-ahente? Kasi pag pumasok ka sa pag-ahente, eh malaking pera dito kasi unlimited yung opportunity. Nung una, natutokso ko dun sa pera kasi unlimited yung income. Pero sandali, nagkaroon ako ng second thought doon about anong sasabihin ng nanay ko, eh pinag-aral niya ako ng 4 years. At during sa Pag-ibig para ma-promote ako, nag-masters pa ako sa UP. Meron akong misconception, yung pag-aahente, para lang yan sa mga walang makuhang trabaho na regular or yung fixed job. Kaya nag-aahente sila. Yun ang isang misconception ko nung ako ay galing sa college, nagtatrabaho sa kumpanya, naging government executive. So ang tingin ko sa ahente, sideline lang yan at saka trabaho ng walang makuhang regular na trabaho. Kaya nung kahit sinasabi nilang malaking kikitain ko doon, parang nagdalawang isip ako. Kaya isang araw, I consented to the invitation of my friend sa real estate. Mag-attend ka lang ng seminar. Lahat ng pangarap mo matutupad dito. So, I attended that first real estate seminar. Yon, real estate na yon. Why real estate? Ito kasi sa lahat ng pwedeng ibenta, real estate is the best kasi napakaganda niyang investment at saka ang daming gustong bumili ng real estate at tuloy-tuloy ang real estate habang dumadami yung tao, dadami yung real estate investors natin. Kaya yung income mo, palaki na ng palaki. Pero ang clincher ito, sabi nila, masarap ang sales pero ang mas maganda, if you would consider sales as an enterprise. More specifically, real estate selling is a form of entrepreneurship.
Oo, ahente ka lang, tagabenta ka lang ng real estate, pero pwede ka nang maging utak negosyante. Tratuhin mong pagninegosyo ang pagbebenta. Yan ang susi ng iyong tagumpay na hinahanap. Kung gusto mong yumaman, maging ahente ka, pero maging utak negosyante ka. So, doon ako pumasok sa real estate selling. At simula noon, inaral ko na ang real estate selling. Pero sigurista ako, nagsimula muna ako ng part-timer. Kasi dahil lang tingin ko, hindi ko talaga linya ito. Paano kung hindi ako mag-click? Babalik ako sa dati kong trabaho. Sa one year, hindi ako masyadong marami pang benta. Kaya parang na-extend pa ako ng second year. Pagdating ng second year, nagsimula na akong kumita ng malaki sa real estate. Sapat-sapat na ngayon na yung kinita ko ng 2 years sa pagpa-part-time ko sa real estate, more than the kikitain ko ng 3 years kung mag-i-stay ako sa opisina o sa aking trabaho. Umalis ako sa gobyerno, tinuloy ko yung pagiging real estate agent ko. This time, full-time na ako. Dahil ang tingin ko, kahit hindi man ako makabenta sa gitna, pero katumbas pa rin o may git pa yung naipon ko sa pagpa-part-time ko. Kaya tinuloy-tuloy ko na, nag-concentrate na ako, naging full-time real estate agent na ako. Pero ulitin ko, real estate agent na utak negosyante. Talagang ginawa kong negosyo ang pag-aahente. Meron akong sariling plano, meron akong sariling activity, meron akong mga strategy, meron akong mga programa na talagang dapat bilang isang ahente na utak negosyante, hindi ka dapat mawawala ng benta. May plano, may goals, may activities, at merong target income. Hanggang sa madiscover ko na para ka tunay na maging isang negosyante, hindi ka pwedeng mag-isa. Dapat may makapartners ka. So maaga kong na-discover sa real estate selling, hindi pala sa galing mong bumenta, kaya yaman, dapat master connector ka. Dapat networker ka. Dapat marami kang kasangga. Huwag kang magsulo, malungkot, nakakapagod. Baka yung komisyon mo, kulang pa sa pampa-ospital mo sa pagod at stress na aabutin mo. Dahil sa kagustuhan ko talaga mag-succeed, sabi ko, gagawin ko yung lahat. Ito na, dito na pumasok yung I will do whatever it takes. So, isang powerful statement sa atin dapat dito ngayon. Kung tayo po ay may pangarap, dapat tandaan natin yung salitang whatever it takes. Ano mang success ang gusto nyong puntahan, ganun man karaming yaman ang gusto nyong puntahan, dadating kayo doon kung gagawin nyo yung whatever it takes as long as it's within the norms, no? It's yung wala kang matatapakang tao, wala kang masasagsaan. In fact, marami ka pang matutulungan, eh. Doon ko nabuo yung malimit na sabihin ng mga networkers, if you are not networking, you are not working. Your net worth, yung yaman ninyo, your net worth will always be dependent on your network or the quality of your network. So kung gusto mong lumaki ang yung net worth, ang iyong kayamanan na minimithi, palakihin mo at pagalingin mo ang iyong network. Talagang magkakatagpo yung dalawang yon. Kaya kahit nasa abroad ako, kahit nasa bakasyon ako, magkaroon man ako ng domestic problem, meron bang magkasakit man ako, or just the feeling na ayoko magtrabaho kasi pagod ako, hindi ako mawawalan ng benta, hindi mawawalan yung kita ko, hindi mababawasan yung kita ko kasi meron akong network. So ang tawag ko sa magaling na networking ngayon, mas professional. Kung dati ako master salespreneur ang tawag, ngayon, the master salespreneur is also a master connector. Imagine mo, ano man ang business mo ngayon. Imagine mo, makadevelop ka ng master connector na katulad mo, o kaya makadevelop ka ng master connector sa paligid mo. Yung mga tumutulong sa'yo about your business, yung mga nagkukwento about you and your business, imagine sila na yung nagtatrabaho normal, ikaw, nagmo-monitor ka na lang, nagpa-follow up ka na lang, nag-i-inspire ka na lang, nagkukwento ka na lang. Mahirap sa una dahil nahihiya ka, baka natatakot kang i-reject, pagtawanan ka, di ba? Para ang dami mong fears dahil mag-organize ka, pero isipin mo na lang, kung di ka mag-organize, anong gagawin mo? Agonize.
Nagbebenta yung iba, kumikita, yumayaman yung iba, ikaw, napapaiyak lang sa sulok kasi wala kang kinikita dahil mag-isa ka na nga, hindi ka pa makabenta. Kaya sa isang ordinaryong government employee na walang experience, ito po ay nakarating tayo sa level na ito, pero hindi ko pwedeng makalimutan yung pinanggalingan at sana po yun ang magsilbing inspirasyon sa ating lahat. Yun ang natutunan ko sa aking kagustuhan na matupad yung pangarap ko. Do something about it. Maiba ka sa iba. Sabi nila, if you are really aspiring for something, something big, no? For something na may pangarap ka talaga, kung sa tingin mo masikip, no? Yung ball game doon sa sitwasyon na kinabibilangan mo at buka magtatagal, pwede kang mag-create ng sarili mong niche para doon ka ma-recognize. So para mang sa sales, no? Sa sales, nung pumasok ako sa real estate, dahil nga hindi talaga ako experience sa sales, ang nangyari, hindi ako nagna-number one sa sales. Mas nagna-number one yung magaling sa kotse, galing sa insurance, eh ako galing ako sa government, hindi ako makalaban sa sales. Kaya natutunan ko, sabi ng boss ko, pag hindi ka maka-penetrate sa isang masikip na area at hindi ka maging number one, pero pangarap mo maging number one, pangarap mo maging champion, gumawa ka ng sarili mong category na sigurado ikaw number one. Bagong lesson na naman to. Hindi ako makapag number one sa sales. Ginawa ko, in-aspire ko mag number one sa recruitment. Total, linya ko naman, yung networking. So talagang nilakasan ko yung loob ko, kinapalan ko yung mukha ko na mag-recruit hanggang sa every time na may award for recruitment, ako number one. Hindi man ako number one sa sales lagi, may sarili akong trophy na number one sa recruitment. So ako, na hindi masyadong top-notcher sa sales, pero tuloy-tuloy ang recruitment, nung magkaroon ng crisis, nakalusot ako doon. So, naidaan ko sa dami ng tao, kaya yung mga magaling sa sales, unti-unting nangawala. Naiwan ako dahil marami akong tao. Buhay yung aking real estate organization because of my network. Kahit na may crisis, ako lang yung kumbaga standing tall during that time. Doon ko na rin ginamit yung kung hindi ka magiging presidente, kung nasaan ka ngayon, bakit di ka gumawa ng paraan na maging presidente ka? Anong madaling paraan doon? E di mag-put up ka ng sarili mong kumpanya at i-appoint mo yung sarili mo as presidente. O di ba practical yun? Ready na ako na magtayo ng sarili kong kumpanya. Binuo ko ang Green Circle Realty. So this time, pumili ako ng kapartner ko na project. Mas dinesisyonan kong bumalik dun sa dati kong mission sa pag-ibig nang tutulungan ko na magkaroon ng bahay o real estate yung mga karaniwang empleyado o yung middle income community na hindi pa nakatikim tumira sa sariling bahay. Sila'y nakikitira sa magulang, sila'y nagrerenta, or sila'y palipat-lipat ng bahay. Yun sabi ko, etong gusto kong tulungan pag nagtayo ko ng sariling kumpanya. So in 2006, I put up Green Circle Realty with a two-pronged mission. Number one, to help the Filipino people to get an affordable home for their families. At ang second goal ko is to develop enterprising individuals into successful in the sales agents, ha? Into successful salespreneurs. Gagawin ko silang ahente, pero ititrain ko sila as negosyante katulad nung nangyari sa akin. So, 2006, nabuo si Green Circle Realty. Ngayon ay 15 years na siya na ginagawa yung vision na yon, yung mission na yon, na makatulong sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng sariling bahay para sa kanilang pamilya at mag-develop ng mga salespreneurs na aasenso rin naman sila habang tumutulong sa mga pamilya na magkaroon ng sariling bahay. So win-win na win-win yung situation, kaya naman nag-succeed tayo dito. Isang pinakamagandang way ng pagyaman ay kung makatulong tayo sa ating kapwa. At talaga namang totoo yun, pag pumasok ka sa negosyo na tumutulong sa maraming tao, sigurado yayaman ka. At masarap na paraan ng pagyaman yon. So sa ako, I am in the business of making money, unlimited money,
by helping unlimited number of people or families own a home. So kung ano man po ang meron ako ngayon na tinatangkilik, sabi nga, yan ay galing sa aking efforts na pagtulong sa mga enterprising individuals. Kaya yung pagyaman ko po ay nakakatulong ako na mahimbing sa gabi at masarap akong gumigising sa umaga dahil alam ko gigising na naman ako para makatulong sa mga gusto magtabahay at sa mga gustong yumaman sa larangan ng real estate. So yan, yung aking kwento po no, sa aking pagiging salespreneur, naging government employee, naging part-time sales agent, naging full-time sales agent, naging salespreneur, ngayon ay isa ng tunay na entrepreneur. Meron na po akong sariling negosyo, pero nagsimula lang siya sa pagkakaroon ng pusong ahente, pero utak negosyante.